ako po si Crispin Capua from Basista, Pangasinan, mango contractor po. Nung nagumpisa akong nagmanga, talagang hirap po ako. Kung ano-ano pong mga insecticide ang ginamit ko, sinubukan ko. Pero talagang mahirap pong mag-produce ng mangga. Noong nagka-pandemya ho, talagang andun po yung halos lahat ho tayo dumanas ng kahirapan. That's the time na nalugi pa rin po ako sa pagmamangga. Talagang masakit. Alam niyo yung from top, naging bagsak ka, parang gumagapang ka na. Ano, ang hirap po talaga. But salamat po sa Panginoon dahil nga po nakilala ko po ito pong technician po ng Agway, si Sir Arnold Espiritu. Inintroduce po niya sa akin itong Agway. Nagdemo po ako kay Sir Crispin Capua ng Pexalon. Dahil po nakita ko po ang kanyang mga mangga ay pinapasukan na po ng mga leafhoppers at saka po brown plant hoppers at Cecid fly. Siyempre, pag inatagit po ng Cecid fly, talagang yung pagod mo ng ilang linggo, puhunan mo, talagang bigla na lang pong parang sa'yo na yung tira-tira. Introduce po sa akin ito pong Pexalon. Kung nakikita po ninyo yung sa lugar po natin, masukal po siya. Dito ko po inilagay talaga na pagdimohan po itong Pexalon. Kasi alam ko na yung mga Cecid fly dito aatake. 35 days nung inisprehan ko po ng Pexalon, tatlong area po ito. Yung dalawang area wala pong Pexalon. Pero ito pong area na ito, nung sinurvey po namin, binisita po namin yung pong mga sprayman ko, pinakyat ko po sila. Tinanong ko po sa sila kung meron po silang nakitang infected ng Cecid fly. Pero sabi po nila, sir, wala. But doon sa dalawang area po namin, ngayon nagbabalot na po sila doon. Nakikipaghabulan po kami dahil nga po infected na po siya ng Cecid fly. So salamat po sa pag-introduce po ninyo sa akin ng Pexalon. Pakinggan ko po itong Pexalon, produkto po ng Corteva. Then nag-tie up po ang Agway and Corteva noong meron pong mango symposium po sa Lingayen. Nandun po ako, and yung isang technician po doon, sabi po niya sa akin, subukan niyo ito, sir. Ang timing of application po ng Pexalon ay 30 hanggang 40 days. Unang hugas at pangalawang hugas. Sa isang 200 liters po ng drum ay 80 ml lang po ang kargahan. The same time po, pwede po natin siyang ihalo sa mga hugas po natin katulad po ng iba pong Agway products. Specialty po nito na papatayin ay ang mga talakitik po o tinatawag po natin na leafhoppers at brown plant hoppers. Kasama na rin po ang Cecid fly. So dun po, pagka napuksa po natin yun, magkakaroon po tayo ng magandang ani at mabigat na mangga. Noong mga nakaraan, talagang ang mga naproproduce ko na mangga is hanggang 2 tons. Masaya na po ako pag naka 3 tons po ako. For 15 years, na nagmamangga po ako. Ngayon lang po ako makapag-harvest ng 6 tons hanggang sa January at meron pang mga susunod. Maganda po yung tie-up po ng Agway at saka ni Corteva kasi ang iniisip po nila hindi yung pansariling gain po nila.
Ang iniisip po ng mga kampanyang ito ay kung paano sila makatulong sa mga magsasaka, sa mga mango contractor. So, salamat po sa Agway, salamat po sa Corteva, at salamat po sa Panginoon.